Mama, Papa, nais ko pong ipakilala sa inyo si Lydia. Siya po ang babaeng nagpapatibok ng aking puso. Siya rin po ang dahilan kung bakit ako masaya at ganadong magtrabaho. Masayang sabi nga ni Marco nang ipakilala nga ang kanyang nobya sa mga magulang niya. Nasa isang formal dinner sila. Ito kasi ang gabing sasabihin na nga ni Marco sa kanyang mga magulang na magpapakasal na nga siya. Magandang gabi po, magalang na bati nga ni Lydia. Alam niyang importante ang araw na to, kaya naman bumili pa nga siya ng bagong bestida at sapatos. Ang kanyang bag naman ay hinirampa nga niya sa kanyang mayamang kapitbahay. Nais man lamang niyang maging presentable sa araw na yun. Kabado nga siya dahil bilyonaryo ang mga magulang ni Marco, pero sabi naman ng binata ay mababait daw ang kanyang mga magulang. Magandang gabi naman, iha. Maupo ka. Medyo masungit na sagot nga ni Doña Rita, sabay tingin nga sa dalaga mula ulo hanggang paa na tila ba hinuhusga naga dito. Naiilang mani umupo na nga lamang si Lydia sa upuan na katapat nga ng matanda. Kaharap na nga niya ang mga magulang ni Marco. Sang paaralan ka pala, nakapagtapos iha? Tanong nga ng papa ni Marco. Papa, I don't think we need to talk about that. Kadarating lang naman namin. Can we talk about something else? Pagtatanggol nga ni Marco sa kanyang nobyang si Lydia. Bakit? Normal lang naman na pag-usapan ng mga ganyang bagay ah. You are being overprotective of your girlfriend. Singhal naman ni Don Antonio, ang papa ni Marco. Matangkad at maputi ang buhok nga ni Don Antonio. Seryoso din ang mukha nito. Siya ang nagsimula at nagtaguyod ng lahat ng kanilang mga negosyo. Okay lang naman, Marco. Pagkatapos bumaling nga siya kay Don Antonio at sa adga ni Lydia. Hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral eh. Hanggang high school lamang po ang aking natapos. Nagkasakit po kasi ang aking lola kaya kinailangan ko pong tumigil sa pag-aaral para magtrabaho para po panggastos namin sa bahay at panggamot ng lola ko po. Paliwanag nga ni Lydia. Aba, eh mahirap yung walang pinag-aralan. Paano ang kinabukasan mo? Anong trabaho ang makukuha mo kung hindi ka nakapagtapos? Dagdag pa nga ng ina ni Marco. Mayroon hong negosyo si Lydia, Papa. Lydia, sabihin mo kay Papa ang tungkol sa iyong negosyo. Nakangiting proud na sabi nga ni Marco. Parehong mahilig nga magnegosyo si Don Antonio at Lydia, kaya't inakala nga niyang magkakasundo ang mga to. Mayroon ho akong pwesto na may sari-sari store at karinderya. Kahit papaano kumikita naman ho, may dalawang tauhan ho ako, kaya nakakatulong din ako sa mga pamilya nila. Dahil mahirap ho makapaghanap ng trabaho sa panahon ngayon. Masarap naman ho ang mga tinta namin at abot kaya ang presyo, pati na rin sa sari-sari store. Madami ho kaming natutulungan dahil mura ang bilihin sa aming tindahan. Salaysay nga ni Lydia na umaasang matutuwa naman kahit papaano ang mga magulang ni Marco. Aba, negosyo bang matatawag ang mga yan? Ayos na ba sa'yo ang basta kumikita lang kahit papaano? Anong klaseng pananaw yan? Nakabubuhay ba ang ng pamilya yan? Eh baka pag nagkatuluyan kayo ng anak ko, eh iasa mo na lang sa kanya lahat ng gastos. At pagkatapos, ay buhay prinsesa ka na. Medyo bulyaw pa nga ni Doña Rita. Mama, Papa, that's enough. Huwag niyo na siyang husgahan. Naging mabuting tao at mabuting apo lamang siya, kaya hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Kahanga-hanga nga siya dahil napakabuti ng puso niya. Kaya niyang magsakripisyo para sa mga mahal niya sa buhay. Muling ipinagtanggol nga ni Marco si Lydia. Iho, we just want the best for you. Mama, Papa, nag-uusap na rin lamang tayo ay pagtatapat ko na sa inyo na magpapakasal na po kami ni Lydia at wala na pong makakapaghiwalay pa sa amin. Aba,
hindi kami makakapayag. Hindi ho ako humihingi ng approval nyo. Mahal ko po si Lydia at ikakasal kami. Nagdadalang tao na ho si Lydia at magkakaroon na ho kami ng supling. Kaya hindi ho ako makakapayag na ipanganak ang aming anak na hindi kami kasal. Pagpapatuloy nga ni Marco, alam mong dapat mauna ang kasal bago magkaanak. Ano nang nangyari sa values mo, iho? Masamang impluensya sa iyo talagang babaeng yan. Galit na sabi nga ni Doña Rita. Sad naman ni Marco. Alam ko hong nagkasala kami. Itatama naman ho namin. At isa pa, nasa tamang edad na kami. Nagmamahalan din naman ho kami kaya't magpapakasal na rin kami. Sad naman ni Doña Rita. Tutol kami sa plano na yan. Mawawalan ka ng mana sa amin. Itatakwil ka namin kapag itinuloy mong pakasalan ng babaeng yan. Mahal ko po kayo, pero pasensya na po dahil nasa hustong edad na po ako para pumili ng aking mapapangasawa. Kaya ako na pong magdedesisyon at bumuo ng aking sariling pamilya. Tumayo nga si Marco at hinila sa kamay si Lydia. Aalis na lamang ho kami, Mama Papa. Patid ko namang hindi ninyo tanggap ang aking minamahal. Masakit yan para sa akin pero wala akong magagawa. Umalis na nga sila at nang makasakay nga sa kotse ang dalawa, ay dun na bumuhos ang luha ni Lydia. Pasensya ka na sa mga magulang ko, Lydia. Wika nga ni Marco, na halatang nahihiya nga. Umiling naman si Lydia, pero nahihikbi na nga. Hindi mo naman kasalanan yun eh. Baka talagang hindi ako nababagay sa'yo. Umiling si Marco. Of course not. Hindi ako tumitingin sa estado ng isang tao, Lydia. Mahal kita, maging mayaman o mahirap ka man. Salamat sa pagmamahal mo, Marco. Inaakala nga nilang doon na nga matatapos ang pagtanggi ng mga magulang ni Marco, pero makalipas lamang ang ilang araw ay may dumating na ngang hindi inaasahang mga bisita sa karinderya ni Lydia. Pumarada sa harap ng karinderya ang isang magarang sasakyan at bumaba na nga ang driver para buksan nga ang pinto. Bumaba mula sa kotse ang mag-asawang Don Antonio at Doña Rita. Kailangan ka naming makausap, iha. Panimula nga ni Doña Rita. Ano hong sadya nyo? Nagtatakang tanong naman ni Lydia. Tatapatin na kita. Hindi ka namin gusto para kay Marco. Hindi namin pinaghirapan palakihin ang batang yan para lang sa tulad mo. Mapunta. Anak niyo ho ang kausapin niyo, wag po ako, pwede po ba? Saad nga ni Lydia sa mahinahong way. Pero saad naman ni Don Antonio. Matigas na talaga ang ulo ng batang yan. Hindi na nakikinig sa amin. Kaya nga ikaw na lamang ang kakausapin namin. Nabulag na siya sa katotohanan nang dahil lamang sa'yo. Alam naming matanda na ang lola mo. May sakit pa. Hindi mo ba gustong iparanas sa kanya ang ginawa at marangyang buhay? Tanong nga ni Doña Rita kay Lydia. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong naman ni Lydia. Bibigyan ka namin ng mga ari-arian at negosyo. Layuan mo lamang ang anak namin. Simple lang ang kapalit na hihilingin namin mula sa'yo. Huwag ka lang dumating sa araw ng kasal ninyo. Kami nang bahalang mag-imbento ng eksena. Napailing na nga lamang si Lydia. Natanggap ko pong mababa ang tingin niyo sa akin dahil mahirap lamang ako at dahil hindi ako nakapag-aral. Pero nakakagulat lang na inakala niyong tatanggapin ko ang material na bagay para lang iwan ang anak niyo. Dire-diretsyong saad nga nito. Huwag ka nang magmalinis! Ganyan naman ang mga kauri mo, diba? Madaling masilaw sa pera, hindi ba? Malditang sabi nga ni Doña Rita. Saad naman ni Lydia? Maaaring mahirap lamang po ako. Pero may dignidad po ako. Hindi po ako nasisilaw sa pera o material na bagay. Kung magkakaroon ho ako ng ari-arian, yun po ay pagtatrabuhuan ko. Hindi ko matatanggap ang alok nyo. Ibibigay namin sa iyo ang rest house namin sa Batangas. Ang mga townhouses sa Makati at ibibigay na namin sa iyo ang kung ano-ano pa na hilingin mo.
ang mga pabrika namin sa Manila, pwede naming ibigay. Sapat na ang lahat ng yan para makapagbagong buhay ka. Magandang panimula yan. Siguradong uunlad ka. Dagdag nga nila Don at Donya. Pasensya ho talaga. Napailing si Lydia. Mahal ko ho ang anak nyo. Anong klaseng magulang kayo na ang tingin nyo sa anak nyo ay kayang ipagpalit sa mga yaman lang? Ganun po ba kababa ang tingin nyo sa anak nyo? Pwes, hindi ho ako ganun. Mahal ko ang anak nyo, makakaalis na ho kayo. Saad nga ni Lydia. Naglapag nga ng isang calling card ang mama ni Marco. Kung sakaling magbago ang isip mo, tawagan mo lang kami. Hindi na ho, magbabago ang isip ko. Saad naman ni Lydia ng Marien. Dinampot niya ang calling card at pinunit na nga yan sa harap ng matandang mag-asawa. Huwag kang masyadong magmataas. Luluhod ka rin sa harap namin. Banta naman ni Don Antonio. Pagkatapos nga nun umalis na ngang mag-asawa na matanda, hindi na nga nagpakita pang muli ang mag-asawa kay Lydia. Nag-asikaso na nga ng kasal sila Marco at Lydia. Hindi na binanggit nga ni Lydia kay Marco ang pagbisita ng mga magulang nito. Umiiwas na nga lamang siya sa gulo. Para sa kanya ang importante, nagmamahalan silang dalawa. Naisip nga niyang wala na rin magagawa ang mga to kapag naikasal na nga sila. Baka nga magustuhan nga rin siya ng mga magulang ni Marco kapag lumabas na nga ang apo nila. Tahimik lamang ang mga magulang ni Marco na hindi nga sila tumutol o nakialam sa pag-aasikaso nila ng kasal, kaya naman inakala ni Marco at Lydia na baka natanggap na nga nila na ikakasal na nga sila. Dumating na nga ang mismong araw ng kasal nila, Marco at Lydia. Maagang gumising nga si Marco. Excited nga siya pagkat sa wakas ay mag-iisang dibdib na nga sila ng kanyang pinakamamahal na si Lydia. Nang makarating nga sa simbahan, ay pinapwesto na nga si Marco sa may altar. Doon niya hihintayin si Lydia. Alas 10 ang takdang oras ng kanilang kasal, pero alas 10:30 na ay wala pa rin si Lydia. Lumapit na nga ang wedding coordinator kay Marco at sinabing wala pa rin si Lydia at hindi na nga nila ito makontakt. Nagsimulang kabahan si Marco. Naghintay na nga rin siya sa labas ng simbahan habang pilit na tinatawagan ang cellphone ni Lydia, pero nakapatay ito. Lumapit na nga ang mama ni Marco. Anak, ano bang nangyayari? Nasaan si Lydia? Nakakahiya sa mga bisita natin. Hindi ko rin alam, mama. Baka may masamang nangyari sa kanya. Ani nga ni Marco. Ano namang masamang pwedeng mangyari? Baka naman talagang umatras na sa kasal ang babaeng iyon. Walang isang salita. Sinasabi ko na nga ba, wala siyang magandang mailudulot. Pero wala ho akong nakikitang rason para bigla na lamang siyang umatras sa kasal namin, mama. Kabadong saad naman ni Marco. Lumipas ang isa't kalahating oras ay hindi pa nga rin dumarating si Lydia. Unti-unti nang nagsisialisan ang mga bisita. Anak, umuwi na tayo. I don't think na darating pa si Lydia. Pag-aaya nga ni Doña Rita. Mauna na po kayo, Mama Papa. I'd like to stay here for a few more hours just in case dumating siya. Sabi nga ni Marco na tila hindi pa rin nawawala ng pag-asa na darating nga ang kanyang bride. Huwag ka nang magpakatanga pa sa babaeng yun. Let's go home, son. Saad nga ni Don Antonio na nagaya na nga kay Marco. Mauna na ho kayo. Please don't make this about you. Please leave me alone. Mariing saad naman ni Marco na talaga namang umaasa pa rin para sa pagdating ng kanyang fiancé, ang kanyang pinakamamahal na bride. Wala na ngang nagawa pang mga magulang ni Marco, iniwan nila si Marco na mag-isa sa may simbahan. Nakaupo si Marco sa baitang ng hagdan sa harap ng simbahan. Alas 8 na nga ng gabi ay nasa simbahan pa rin si Marco. Umiiyak siya. Hindi niya matanggap na hindi dumating si Lydia. Niloko lang ba siya ni Lydia? Ilang taon din silang nagmahalan, kaya't napakahirap maintindihan na hindi ito simupot sa araw ng kasal nila.
Simula nang hindi dumating sa kanilang kasal si Lydia, madalas magkulong sa kwarto si Marco. Hindi na nga rin ito kumakain sa oras at madalas pang maglasing. Pati ang kumpanya niya, napabayaan na nga rin niya. Isang araw pinuntahan nga ng mag-asawa ang kanilang anak para kumbinsihin itong bumalik sa opisina. Anak, ano bang ginagawa mo sa buhay mo? Tanong nga ng papa ni Marco. Pabayaan niyo po muna ako, papa. Napapabayaan mo na ang iyong sarili. Pati ang negosyo mo, napapabayaan mo na. Sad nga ni Don Antonio. Wala na akong pakialam sa mga bagay na yan. Hindi mo dapat pinapabayaan ang sarili mo dahil lang sa iisang babae. Wala po kayong pakialam sa nararamdaman ko o kung ano mang gusto kong gawin sa buhay ko. Please leave me alone. Pasigaw nga na sabi ni Marco. Lumabas nga ng kwarto si Don Antonio. Umupo nga siya sa sofa kung saan nandoon ang kanyang asawa. Mukhang mali tayo ng naging desisyon. Imbes makabuti, nakasama pa ata sa ating anak ang ating ginawa. Sabi nga ni Don Antonio, ngayon lang yan. Please look at the bigger picture. Mas mapapariwara ang anak natin kung naikasal siya kay Lydia. Umpisa pa lang naman yan. Pag nagtagal, makaka-move on din naman yang si Marco. Sabi naman ni Doña Rita, hindi alam ng dalawang mag-asawa na lumabas pala ng kwarto si Marco at narinig nga silang nag-uusap. Nagulat na nga lamang sila nang biglang nagsalita nga si Marco. Ano hong makakabuti sa akin? At ano hong ginawa niyo? Galit na tanungan ni Marco. Hindi akalain ng kanyang mama at papa na maririnig nga niya ang kanilang usapan. Wala yun, anak. Nag-aalala lang talaga kami ng ama mo sa nangyayari sa iyo ngayon. Palusot nga ng ina ni Marco. Anong ginawa niyo? Muling tanong nga ni Marco. Anak, inalok namin si Lydia ng mga ari-arian at negosyo kapalit ng hindi niya pagdating sa inyong kasal. Pag-amin nga ni Don Antonio. What? Pasigaw na tanong ni Marco. Sinubukan lang naman namin kung anong klaseng tao siya. Hindi namin sukat akalain na tatanggapin niya pala ang alok namin. Sabi pa nga ni Don Antonio, mahal ko kayo, mama, papa. Pero wala kayong karapatan pakialaman ang buhay ko ng ganyan. At hindi ako naniniwala. Pero nakita mo naman ang ginawa ng babaeng yun, hindi ba? Hindi ba't mas maigi na yan kaysa pagkasal na kayo tsaka kanya iiwan? Maganda si Lydia. Paano kung may magkagusto man sa kanya na mas mayaman sa'yo? Kayang-kaya kanyang iwan. Saad pa nga ni Doña Rita. Pero buntis si Lydia, ma. Dala-dala niya ang magiging anak ko. Yan din ang sinabi ko sa babaeng yun. Ang sabi ko ay isang pagsubok lamang na alokin ko siya ng mga ari-arian at negosyo. Pero ipinilit niyang totohanin na lamang daw namin. Alam naman daw niyang ayaw namin sa kanya kaya ibigay na lang daw namin sa kanya ang mga negosyo at ari-arian na taalis na raw siya. Hindi raw siya darating sa kasal niyo. Yun ang sabi niya. Napailing si Marco. Bakit pinabayaan niyo pa akong magmukhang tanga at mapahiya sa lahat ng tao kung alam niyo naman palang hindi siya darating? Pinakiusapan namin siya, anak. Nakiusap pa nga kami na kahit ibigay na namin sa kanya ang lahat ng inialok namin, basta't dumating pa rin siya sa kasal niyo. Dahil alam kasi namin na mahal mo siya at masasaktan ka lang. Kaya nakiusap kami kay Lydia. Umasa kaming ng ama mo na dumating pa rin siya sa inyong kasal. Mukhang pera talagang babaeng yun, anak. I can't believe na nagawa niyo ito sa akin. Saad muli ni Marco. Nagawa lang namin ito dahil sa pagmamahal namin sa iyo, iho. Ani naman ni Doña Rita. Kung talagang mahal niyo ko, ay pababayaan niyo akong gawin ang mga bagay na magpapasaya sa akin. Mahal niyo lang po ang sarili niyo. Mahal niyo lang ang pera niyo. Galit na sabi nga ni Marco. Makinig ka sa amin ng papa mo, iho. Makakalis na kayo. Pero iho, iwan niyo na muna ako, please lang. Pakiusap nga ni Marco. Umalis ang mga magulang ni Marco. Pinaalis na nga rin ni Marco ang mga kasabay niya, pati na nga rin ang hardinero at driver. Gusto lamang niyang mapag-isa at ayaw nga niyang makakita ng mga tao.
Buti na lamang at nang lumipas nga ang mga araw at buwan at unti-unti na nga ring bumalik sa normal ang buhay ni Marco. Bumalik siya sa pagpapatakbo ng kanyang negosyo. Makalipas nga ang mahigit 5 taon ay may babalik na nga sa buhay ni Marco. Isang araw lumapit nga ang sekretary ni Marco at nagsabing may naghahanap raw sa kanya. Sad nga nito? Ah, sir, may naghahanap po sa inyo. Huh? I thought I'm done for the day. May nakaschedule pa ba akong meeting? Nagulat nga ng tanong ni Marco dahil sa kanyang pagkakaalam ay tapos na nga lahat ng kanyang meetings. Hindi po, sir. Dating kakilala niya raw po eh. Kaya sinabihan ko na rin po kayo. Anong pangalan? Tanong nga ni Marco. Ayaw pong sabihin eh, basta magkakilala daw po kayo, nasa lobby po siya. Nagtataka si Marco. Hindi rin niya may paliwanag kung bakit kumakabog ang dibdib niya sa kaba. Paglabas niya sa lobby, nakita niya ang taong muntik nang nangwasak ng kanyang buhay. Lydia? Gulat nga, natanong ni Marco. Hi Marco, ako nga to si Lydia. What the hell are you doing here? Anong kailangan mo sa akin? Bakit ka narito? Pasigaw na tanong nga ni Marco at napatingin pa nga sa kanila ang ibang tao sa lobby. Namula sa hiya si Lydia. Ganyan pang pagbati mo sa iyong fiancé? Fiancé? Hindi ba't hindi ka sumipot sa ating kasal? Ipinahiya mo ako sa lahat ng ating mga kaibigan at mga kamag-anak. Pabayaan mo sana ako makapagpaliwanag. Anong paliwanag? Na nasilaw ka sa mga ari-arian at negosyong ibinigay sa inyo ng aking mga magulang? Kumusta na ba ang buhay mo ngayon? Maunlad ka na siguro, no? Sana umasenso ka para worth it naman ang lahat ng sakit na dinulot mo. Ano? Ari-arian negosyo? Marco, kahit isang pisong duling ay hindi ako tumanggap mula sa mga magulang mo. Yan ba ang sinabi nila sa'yo? Pwes, nakakalungkot dahil hindi mo pala ako lubos nakakilala. Kasi sana, alam mo na hinding-hindi ko magagawa yun na tumanggap ng kahit na ano para lamang iwan ka. Alam mong handa akong ipaglaban ang ating pagmamahalan. Puno ng hinanakit na saad nga ni Lydia. So, paano mo ipaliliwanag ang hindi mo pagdating sa ating kasal? Not that I still care, but I think I deserve to know the truth. Matigas na sabi nga ni Marco. Dumukot naman si Lydia sa kanyang bag at inilabas ang mga dokumento. Ito, maaari mong tawagan ng ospital kung may pagdududa ka. Naaksidente ako ng araw ng ating kasal. Hindi ko alam kung nagkataon lamang o may nagplano nun. Binangga ng isang truck ang sinasakyan kong bridal car. Sa ospital na ako nagising pero wala na akong maalala. I can't believe this. Wika nga ni Marco na naiiling pa nga habang tinitignan nga ang mga papeles na galing nga sa ospital. Nangilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Nang maging stable ako, may dumating na babae. Siyang nagasikaso sa akin. Dinala niya ako sa isang malaking bahay na nasa malayong lugar. Wala akong kakilala sa lugar na yon. At wala rin akong maalala doon. Doon nila ako pinatuloy hanggang sa mga anak ko. Sa lugar na yon din lumaki ang aking mga anak. Nitong mga nakarang araw, may mga naaalala ko tungkol sa atin. Gulong-gulo ako dahil lang sabi ng katiwala sa bahay, patay na raw ang aking asawa at wala daw akong pamilya. Pero nagpatuloy ang pagbalik ng aking alaala. Hanggang sa kahapon bumalik ng lubusan ang aking alaala. Pinuntahan ko kaagad ang aking lola, pero nalaman ko na pumanaw na pala siya. Namatay siya nang wala ako sa kanyang tabi. Matapos nun, ikaw na ang sunod kong pinuntahan. Mahabang salaysay nga ni Lydia. I'm sorry to hear about your lola, pero wait. Mga anak, hindi ba't nagdadalang tao ka bago tayo ikasal? Tanong nga ni Marco. Oo, triplets ang ipinanganak ko, Marco. Si Alex ang panganay, sumunod si Jack, at ang bunsong babae ay si Melinda. Sabi nga ni Lydia, sabay abot nga ng isang larawan kung saan nakangiti nga at magkakayakap ang triplets.
Nagsimula ngang umiyak si Marco. Sinong gumawa nito sa atin, Lydia? Puno ng hinanakit, natanong nga ni Marco. Napailing nga si Lydia. Hindi ko sigurado, pero sa tingin ko, may kinalaman dito ang mama mo. Ang totoo niyan, bago ang kasal, pinuntahan niya ako. Inoferan niya ako ng kung ano-ano. Tinanggihan ko at sinabi kong mahal na mahal kita at hindi kita kayang ipagpalit sa kahit na anumang inaalok nila sa akin. Saad na nito. Nasaan ang mga anak ko, Lydia? Gusto ko silang makita. Matagal ko nang iniisip kung naipanganak mo ba ang anak natin. Kung kilala ba nila ako bilang ama nila. Ang alam nila, patay na ang kanilang ama. Yan din kasi ang sinabi sa akin noong mga panahong wala pa akong alaala. Dalhin mo ako sa mga anak natin, Lydia. Nang oras na yun, sumakay na nga sila sa kotse ni Marco at nagbiyahe na nga patungo sa probinsyang tinitirahan nila. Ilang oras din ang naging biyahe nila papunta sa Batangas. Tahimik nga sila sa buong biyahe at nagpapakaramdaman lamang. Akala ko ay sa malayong probinsya kayo itinago. Tanong nga ni Marco na bahagyang iritable. Hindi ba't malayo naman ang Batangas sa Manila? Saad nga ni Lydia. Ilang oras lang ang biyahe. Malayo yan para sa tulad kong nakatago dyan ng ilang taon. Pagdating nga nila sa tirahan ng mag-iina, nakilala nga kaagad ni Marco. Isa ito sa mga bahay namin dito sa Batangas. Madalas ako magpunta dito nung bata ko ah. Saad nga ni Marco na nalilingalinga nga sa paligid at nagtataka nga at kinukutoban na. E di kumpirmado na mama mo nga ang may gawa ng lahat ng to. Tanong nga ni Lydia. Tumango na nga lamang si Marco. I guess so. Asan ang mga bata? Halika, pumasok tayo sa bahay. Pagkapasok nga nila, nadatnan nga nila na nasa lamesa ng sala ang mga bata at nagkukulay nga ng papel. Nay, nakabalik ka na pala! Sigaw nga ng bunsong babae at tumakbo na nga ang tatlo para yumakap sa kanya. Sino pong kasama niyo, nanay? Tanong naman ang panganay sa tatlo. Mga bata, naalala niyo naman na nawala ng alaalang nanay, di ba? Opo, pero okay na po kayo ngayon, di ba? Oo, anak. Okay na ako. Naalala ko na rin kung sino ang totoong tatay niyo. Mga anak, kasama ko ang totoong tatay niyo, si Marco. Hindi rin niya alam na andito tayo. Ngayon ko lang din nasabi sa kanya at gusto niya kayong makilala. Tatay? Parang pamilyar. Sad nga ni Melinda. Lumuhod si Marco at hinarap nga ang batang babae. Ako nga pala ang tatay mo, anak. Kamusta ka? Napakaganda mo at kamukhang kamukha mo ko. Pwede po ba kitang mayakap, tatay? Sad naman ni Melinda. Oo naman, halika. Nagyakapan nga ang magama. Tila, tinutusok nga ang puso ni Lydia. 5 taon silang nabuhay sa kasinungalingan, 5 taon ng pagmamahalan at masasayang alaala ang ninakaw sa kanila. Jack, Alex, lumapit kayo sa ama nyo. Hindi ba't sabi nyo, sana may ama kayo para may makakalaro at makakayakap kayo? Lumapit naman ang dalawa sa kanilang ama. Nag-aalangan pa nga ang mga ito pero niyakap sila ni Marco at hinagkan sa noo. Mahal na mahal ko kayo mga anak. Ngayong natagpuan ko na kayo, hinding-hindi na tayo maghihiwalay. Anong ibig mong sabihin? Tanungan ni Lydia. Iligpit mo na ang mga gamit ninyo. Iaalis ko na kayo sa lugar nito. Talaga? Gagawin mo yan? Mangiyak-ngiyak nga, natanungan ni Lydia. Oo naman. Mga anak ko sila, kaya dapat lamang na makasama ko sila. Bilisan mo. Ayusin mo ang mga gamit ninyo. Kahit huwag mo nang dalhin pa. Lahat. Ipamimili ko na lamang kayo. Ang importante, makaalis na tayo kaagad dito. Utos nga ni Marco. Dali-dali namang nagligpit ng mga gamit si Lydia at ang mga bata. Malaki ang dalang kotse ni Marco at pinagkasya na nga lamang nila ang kanilang mga gamit.
Kaunti lang naman ang mga gamit nila at ang iba pang ipinaiwan nga ni Marco. Ibibili na nga lamang raw niya ng mga bagong gamit ang magkakapatid. Sa biyahe naman pabalik nga ng Manila ay baliktad sa biyahe nila papunta. Napakadaldal ng mga bata at halatang sabik nga sila sa kanilang ama. "Tatay, ang ganda naman po nito. Sa'yo po ba tong kotse na to?" tanong nga ni Alex. "Oo anak, bakit?" "Ang ganda po kasi eh." "Mahilig ka din ba sa mga kotse, Alex?" nakangiting tanong nga ni Marco. "Oo naman po. Paglaki ko po, bibili po ako ng mga kotse." "Madami akong kotse anak, kahit ibigay ko pa sa inyo lahat ng iyon." "Talaga po, tay?" "Mga anak ko kayo, para sa inyo lahat ng meron ako." "Tatay, saan po kami titira?" tanong naman ni Jack. "Sa kondo ko na kayo titira anak," sagot ni Marco. "Ano po yung kondo, tay?" "Kondo? Yun bang bahay na nasa building? Yung malalaking building." "Wow! Building, mataas po ba yun?" tanong nga ni Melinda. "Oo, nasa 20th palapag tayo." "Wow, ang taas!" pasigaw nga na sabi ni Alex. "Nay, natatakot po ako sa matataas," sabi naman ni Melinda. "Huwag kang matakot anak. Hindi mo naman mararamdaman na nasa mataas ka na lugar eh. Isa pa, mag-i-enjoy ka dun. May swimming pool at may palaruan pa ng mga bata," kwento naman ni Marco. "Gusto ko dun, tay," sabi naman ni Melinda. "Teka, nag-aaral na ba kayo?" tanong nga ni Marco. "Hindi pa sila nag-aaral, Marco. Marunong na silang magbasa at magsulat. Tinuruan ko sila." Paliwanag nga ni Lydia. "Maaari na rin natin silang ipasok sa paaralan. Teka, dalo mo ba ang mga birth certificates nila?" "Wala akong kahit anong dokumento, Marco eh. Andun lahat sa tagapamahalan ng bahay na yun." "Hindi bali. Madali namang ipaayos yan. Ipagagamit din natin sa kanila ang aking apelyido." Naputol nga ang kanilang pag-uusap nang sumingit nga si Jack. "Malayo pa po ba tayo, nay, tay? Gutom na po ako eh. Bago ka pa po dumating, nagugutom na po ako kaso ayaw po ako bigyan ng pagkain ng tagabantay ng bahay natin." Mahabang litanya nga ni Jack na tila nagsusumbong. Napakagatlabi nga si Marco. Masakit para sa kanya ang mga kinailangan pagdaanan nga ng mga anak dahil lamang ayaw ng kanyang magulang sa babaeng mahal niya. "May madadaanan tayong Jolly Sarap restaurant. Kumain na muna tayo. Medyo gutom na rin ako eh. Ikaw ba? Gusto mo rin kumain?" tanong nga ni Marco kay Lydia. "Medyo gutom na nga rin ako. Parang gusto ko ng hamburger at saka french fries at spaghetti. Maanghang na chicken at malamig na soft drinks." Pagpapatuloy nga ni Lydia, nagkatinginan sila at nagtawanan. Yun kasi ang isa sa mga paborito nila nung sila pa nga, nung magkasama pa nga sila at hindi pinaghiwalay. "Ano pang nakakatawa, nay?" tanong nga ni Melinda. "Paborito kasi namin yan dati ng nanay niyo. Kahit maaari naman kaming kumain ng masasarap sa mga mamahaling restaurant, minsan gusto namin kumain sa Jolly Sarap na to." Kwento nga ni Marco. Nang maka-order na nga sila, ay umupo nga sila sa isang mahabang lamesa. "Ang ganda pala dito, nay. Tay, balik po tayo dito, ah." Ani nga ni Alex. "Oo nga, tay. Ngayon lang kami nakapunta sa ganitong lugar, eh." Sabi naman ni Jack. Nagulat si Marco at napatingin nga kay Lydia. "Ngayon lang ba sila nakalabas?" Tumango si Lydia. "Buong buhay namin, nakaraang 5 taon matapos ang aksidente, parang umikot na lamang ang buhay namin sa bahay na yun. Masasabi ko nga na para na rin kaming nakakulong ng 5 taon eh, para siguro hindi mo kami makita. Hanggang sa hardin lang sila nakakapaglaro, kapag nagkakasakit sila, may pinapapuntang doktor, hindi man lamang kami makalabas, para talaga kaming mga bilanggo. Nakakulong lang kami dun nang nakalipas na 5 taon. Malungkot na salaysay nga ni Lydia. "Huwag kang magalala.
Magbabago na ang buhay ng mga anak natin. Magbabago na ang buhay mo, Lydia. Salamat, Marco. Nagsikainan na nga ang pamilya. Maya-maya ay nagtanong na naman si Melinda. Sabi niyo po, lagi kayo dati dito. Bakit po ninyo paborito dito? Eh, masaya kasi dito. Halos sabay na sagot naman ni na Marco at Lydia. Tapos tatawa-tawa lang kami, mag-aasaran, tapos minsan e binibigyan ng dialogue ang mga tao. Masayang kwento ni Marco. Paano yan, Tay? Gawin niyo nga po. Nakangising sabi naman ni Jack. Sige, kunwari, yung magkasama na yun sa lamesa. Sabi ng babae dun, nagugutom na siya. Sabi naman ng kasama niya, ang takaw mo kasi, kain ka ng kain. Nagtawanan nga ang mga bata. Isa pa, Tay, nakakatuwa po eh. O sige, kita mo yung magkasama sa lamesa na yun? Tinuro nga ni Marco. Pareho silang nakapula, di ba? Magnobyo ata sila. Sabi ng lalaki sa babae, namimiss na kita. Buti naman nagkita na tayo. E ano pong sagot ng babae, Nay? Tanong naman ni Jack. Sabi naman ng babae sa lalaki, namimiss din kita. Nagtawanan na ng mga bata, pero nagkailangan naman sina Lydia at Marco. Naging emosyonal naman si Marco. Namiss din kita. Salamat at pinuntahan mo ko nang bumalik ang iyong alaala. Wala yun. Karapatan ng mga bata na makilala ka at karapatan mo ring makasama sila bilang ama. Alam kong mas mabibigyan mo sila ng maayos na buhay. Parang wala nga rin silang balak ipasok sa paaralan ng mga bata eh. Kasi diba sabi ko nga parang nakakulong kami ng 5 taon. Napaili nga si Marco. Tamang-tama. Ilang buwan pa naman bago magpasukan. Masasanay muna sila sa normal na buhay bago sila pumasok sa paaralan. Mahirap kasi yan, baka mabuli sila dahil wala silang alam sa buhay sa labas ng bahay ninyo. E paanong sasabihin mo sa mama mo? Hindi ko pa alam. Parang hindi pa ako handang makaharap siya. Masyadong masakit at nagagalit ako sa mga ginawa nila. Matapos silang kumain ay itinuloy na nga nila ang biyahe pa uwi sa kondo ni Marco. Dumaan muna sila sa mall at namili nga ng mga pangangailangan ng mga bata. Tuwang-tuwa ang mga ito nang makapunta sa mall. Si Alex at Chuck takbo ng takbo sa loob ng mall, halatang sabik nga sila. Si Melinda naman ay kapit na kapit nga sa ina. Natatakot nga siya na baka mapahiwalay nga at mawala nga siya sa kanyang mga magulang. Takot din ito sa tao pagkat pawang mga kapatid, nanay at katiwala sa bahay ang kanyang nakikita simula pagkabata. Nang matapos nga silang mamili ay umuwi na nga sila tuwang-tuwa ang mga bata sa building na kanilang titirahan. Si Melinda naman ay natakot nga sa elevator. Umiyak pa nga ito. Nang makapasok nga ng kondo ay lalong natuwa na naman ang mga bata. Gusto pa sana nilang maglaro pero pagod na nga sila at nakatulog nga sila sa sala. Si Jack nga ay sasahig pa nga ng katulog. Naku, ano ba yan? Dito na nakatulog tong mga bata. Iiling-iling nga na saad nga ni Lydia. Wala namang problema. Bubuhatin ko na lang sila papunta sa kwarto nila. Sagot naman ni Marco sabay kindat kay Lydia. Isa-isa ngang binuhat ni Marco ang triplets at inihiga nga sa isang king-size bed. Tumayo si Marco sa may paanan ng kamay at nakapamewang pa nga ito. Parang ang sarap ng tulog nila. Napagod ata sa biyahe at sa pag-shopping nila. Nakakatuwa silang pagmasdan. Akala ko ay hindi na ito mangyayari pa. Napagod talaga yung mga yan. Salamat sa lahat ng mga binili mo sa kanila, sabi nga ni Lydia. Salamat? Eh bakit ka nagpapasalamat? Anak ko sila. Kailangan kong gawin yun. Tsaka gusto ko yung gawin. Natatawang sabi nga ni Marco. Oo nga pala. Napakamot nga ng ulo si Lydia. Hindi pa nga siya sanay. Na ngayon ay may ama na nga ang triplets niya. O siya, tabihan mo ng mga anak natin. O kung masisikapan kayo dyan, pwede naman kayo dun sa kwarto ko eh. Sa kama ko, malaki naman dun. Pili yung sabi nga ni Marco.
Tinignan nga ni Lydia ng masama si Marco. Nagpipigil nga siya ng tawa. Dahil alam na nga niya ang ibig sabihin ni Marco. Joke lang ito naman. Makalipas lamang ang ilang araw, simula nang dumating nga sa Manila, ay naisipan nga ni Marco na ipasyal ang mga anak niya. Mga bata, papasyal tayo sa Amazing Park. Wika nga ni Marco. Amazing Park? Ano po yun? Tanong nga ni Alex. Yung lugar na maraming rides at saka games. Tiyak mag-enjoy kayo doon. Sad pa nga ni Marco. Ano po yung rides? Tanong naman ni Jack. Mahirap ipaliwanag eh, pero makikita mo na lang at saka may experience natin. Siguro pagdating natin doon matatry natin, pero nasisigurado ko, matutuwa talaga kayo. Nagbasta na nga ang pamilya at nagtungo na nga sila sa Amazing Park. Halos malaglag nga ang mga mata ng triplets nang makita nila ang mga rides at games sa theme park. Tatay, ito po ba yung mga rides na sinasabi nyo? Pasigaw nga na tanong ni Alex. Oo anak, anong una mong gustong sakyan? Yung mga kabayong umiikot po ang una kong sasakyan, tatay. Kami din po, sama po kami tay. Sumakay na nga ng carousel ang mag-ama. Naiwan naman si Lydia na nakamasid na nakangiti nga sa kanyang mag-ama. Napabuntong hininga na nga siya at napabulong ng isang panalangin na sobrang saya ng kanyang puso. Salamat po sa isa pang pagkakataon, Diyos ko. Pagkatapos noon, sunod-sunod na sumakay nga ng rides ang mga bata hanggang si Marco na nga ang sumuko. Pagod na ako mga anak, kumain na muna tayo, ani nga ni Marco. Pero tay, gusto ko pa po maglaro eh. Pagpipilit naman ni Alex. Anak, pagod na ang tatay mo, mamaya na ulit, kumain na muna tayo. Nay, last na po, please. Pagmamakaawa naman ni Melinda. Melinda, sinabi ko ng mamaya na, hindi ba? Huwag mantigas ang ulo, kumain na muna tayo. Napatawa nga si Marco. Hayaan mo na, alam mo namang bago lang sa kanila ang mga bagay nito. Pagbigyan na natin. Nako, nai-spoil ng mga batang yan. Mababait naman ang mga bata, Lydia. Maganda ang pagpapalaki mo sa kanila. Pero diba't matagal silang nakulong sa apat na sulok ng bahay? Intindihin na lamang natin sila. Wala ring nagawa si Lydia. Pinabayaan na nga lamang niya ang mag-ama na sumakay sa Ferris wheel. Masayang masaya si Melinda. Nung una ay ayos naman ang takbo ng Ferris wheel, pero makalipas ang ilang minuto, pila may nasira nga sa makina. Bumilis ito nang bumilis at napansin na nga rin ito ng mga tao at nagsimula na rin magpanik. Sa sobrang bilis ng takbo ng Ferris wheel ay natanggal ang hawakan ng bakal at tumalsik nga ang mag-ama. Buti na lamang nakahawak nga ang isang kamay ni Marco sa upuan at ang isang kamay nito nakayakap kay Melinda. Lalong nagsigawan ang mga tao nang makita nga nilang nakasabit ang mag-ama. Mabuti na lamang din, agad ding napatigil ang ride. Dumating ang mga rescuers at nasakluluha naman sina Marco at Melinda. Nang maibaba nga sila, napapaiyak na nga lamang si Lydia. Agad niyang niyakap ang mag-ama. Ayos lang ba kayo? May masakit ba sa'yo, Melinda? Wala naman po, nanay. Takot na takot lang po talaga ako. Umiiyak nga na sabi ni Melinda. Ayos ka lang ba, Marco? Oo, ayos lang ako. Salamat at hindi mo pinabayaan si Melinda. Ano ka ba? Anak natin si Melinda. Kahit buhay ko, kaya kong ibigay. Kaya kong itaya, mailigtas lamang siya. Nakita mo na ang nangyari, Melinda? Sa susunod, makikinig ka na lang sa amin ng tatay mo, ha? Pangaral nga ni Lydia sa anak na hindi pa rin tumigil sa pag-iyak. Opo, sorry po nanay, tatay. Wika nga ni Melinda. Wala yun anak, masaya ako na hindi ka nasaktan. Pero sa susunod mas mag-iingat na tayo. Sinuri nga sila ng mga medics at rescuers na dumating at maayos naman sila. Sinabihan na nga lamang sila na magpunta sa ospital kung may mararamdaman nga silang kakaiba. Hindi na kinaya pang magmaneho ni Marco dahil sa pagkakapwersa nga ng kanyang braso. Napagdesisyonan nga nilang manatili na muna sa malapit na hotel.
Nang makatulog ang triplets, ay nagmeryenda nga sila Marco at Lydia. Tumawag sila ng room service at nagpadala ng paborito nalang chicken sandwich at turon. Buti may turon dito sa hotel, no? Saad nga ni Lydia. Oo naman, may mga hotel na rin talaga na nag-o-offer ng mga local sweets tulad ng turon, banana cute at halo-halo. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari kanina. Napabuntong hininga si Lydia. Oo nga eh, natatakot nga ako na pag nag-flashback sa akin ang nangyari, paano kung nabitawan ko si Melinda? Hindi ko mapapatawad ng sarili ko kung may nangyaring masama sa bunso ko. May awang Diyos, Marco. Alam niyang marami pa kayong oras na babawiin. Sobrang pasalamat ko nga at hindi mo pinabayaan ang bata. Kung ako siguro ang kasama niya, eh baka may nangyari ng masama sa kanya. Pabayaan mo na. Tapos na. Pasalamat na lang talaga tayo sa Diyos at ligtas kami pareho. Sorry ah. Pulalas nga ni Lydia. Sorry san? Sa lahat ng nangyari. Naisip ko lang kung may nangyari sa'yo kanina eh baka nawala ka nang hindi man lang ako nakakapag-sorry. Wala lang. Pakiramdam ko lang. Baka meron sana akong nagawa para na iba ang kwento. Baka kung ibang petsa ang kasal natin, baka hindi ako na-aksidente. O kung tinanggap ko na lang sana yung alok ng mga magulang mo, baka iba ang nangyari. Melinda, hindi ikaw ang may kasalanan. Alam natin kung sino talagang may kasalanan dito. Ang importante, magkakasama na tayo. Tulog na tayo? Tabi ba tayo? Pagbibiro nga ni Marco. Piliw ka talaga? Siyempre, katabi ko ang mga bata. Matapos magpahinga, ay umuwi na nga rin kinabukasan ng pamilya. Pagkatapos ng nangyari, sa team park ay tila ba mas naging malapit sila sa isa't isa. Marahil naramdaman nga ng mga bata na talagang mahal na mahal sila ng kanilang ama. At handa nitong gawin ang lahat para sa kanila. Handa nitong itaya kahit ang buhay nito para sa kanila. Araw-araw ay namuhay nga sila na isang masayang pamilya. Pumapasok na nga sa kanyang opisina si Marco at si Lydia naman ang naiiwan at nag-aasikaso sa mga bata, pati na rin sa kondo at sa mga pangangailangan ni Marco. Isang araw kumuha naman muna sila ng tagabantay ng mga bata. Nagpasama nga kasi si Marco kay Lydia sa isang karatig probinsya. Pupuntahan nga niya ang isa sa mga tauhan niya na namatayan nga ng ama. Nasa biyahe na nga sila nang masiraan ng sasakyan nga sila Marco. O anong nangyari? Tanong nga ni Lydia nang tila tumigil nga ang makina ng kotse ni Marco. Hindi ko nga rin alam eh, namatay ang makina. Nang tuluyan nangang tumigil ang sasakyan ay nagkatinginan na nga lamang sila. Sorry na, this is our new car. What are the odds na namamatayan ako ng makina at nasisiraan? Ayos lang, ano ka ba? Teka, tatawagan ko lang ang aking mekaniko. Maya-maya pa ay nagaya na nga si Marco. Papunta na daw ang aking mekaniko, but it may take a while. Matatagalin siguro kasi malayo ang panggagalingan nila. Eh matatagalan na nga eh, bakit parang masaya ka pa? Pangasar nga ni Lydia. Aba, eh masasolo kasi kita. Isa pa, medyo kutom na ako eh. Tara, hanap tayo ng pagkainan? Tanong nga ni Marco. Iiwan na lang natin dito yung sasakyan? Oo naman, huwag kang mag-alala. Naglakad nga ang dalawa sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nasa dulo lamang sila ng Cavite, pero parang probinsya na talaga ang simoy ng hangin. Ang lamig ng simoy ng hangin, no? Oo nga eh, ang ganda pa ng mga bituin. Sabi nga ni Marco sabay hawak nga sa kamay ni Lydia. Bakit tinahawakan mo yung kamay ko? Bakit? Fiancé kita, diba? We never broke up. Baka lang nakakalimutan mo. Pangangatwiran pa nga ni Marco. Sabagay, natatawang sabi naman ni Lydia. Isa pa, hindi naman nagbago ang pagmamahal ko para sa'yo. Kahit nung mga panahong hindi ko alam kung bakit ka nawala, mahal pa rin kita. Pero galit ako, galit na galit ako na may time nga na hindi na ako lumalabas ng bahay. Pinaalis ko lahat ng kasambahay at mga hardinero, kusinero at iba pang mga trabahador. Hindi na rin ako nagtatrabaho noon, kwento nga ni Marco.
Mas mahirap pala yung naiwan kang alang-ala, no? Ako kasi hindi ako masyadong nasaktan. Hindi ko naman kasi natatandaan ang mga pangyayari. Pero one time big time naman, nung bumalik ang alaala ko, dun ako nasaktan ng sobra-sobra. Emotional nga na sad ni Lydia. Buti na lang, andito pa rin tayong dalawa. Naputo lang emosyonal na pag-uusap nila nang may makita nga silang tindahan. Oo nga eh. Uy, parang may tindahan sa banda dun oh. Parang may usok. Baka may nagtitinda ng barbecue. Masayang saad nga ni Marco. Oo nga. Ang talas talaga ng paningin mo kahit kailan. Lalo na kapag sa pagkain ng usapan. Huwi ka nga ni Lydia at nag-aalakakan sila. Nang marating nga nilang tindahan, ay mangilan-ngilan na lamang ang tao. Merong nagtitinda ng ihaw-ihaw at meron ding maliit na stage na paminsan-minsan ay may kumakanta. Maaari ring maka-order ng iba't ibang ulam at pulutan. Ang cozy naman dito, napaka-relaxing. Oo nga eh, nakakagutom din yung amoy ng mga pagkain na niluluto nila. Habang naghihintay nga sila na maluto ang kanilang mga order, ay may lalaking umakyat ng maliit na stage at nagsimulang mag-gitara. Uy, favorite song natin yan ah! Nakangiting sabi nga ni Marco. Oo nga, nag-request ka ba sa singer? Ani nga ni Lydia. Hindi ah. Nagkataon lang na tinugtog niya. Tara, sayaw tayo. Ano ka ba? Nakakahiya, wala naman ibang sumasayaw oh. Pagtanggi nga ni Lydia. Eh ano naman? Tignan mo ang ganda ng mga bituin, Lydia. Ang lamig ng hangin at napaka-romantic ng ambience. Tara na? Sige na nga. Napilitan din si Lydia. Inalalaya na nga siya ni Marco at inilagay nga nito ang kanyang mga kamay sa bewang ni Lydia. Si Lydia naman ang humawak ng mga balikat ni Marco. Dahan-dahan silang nagsayaw. Nakatitig nga sila sa mata ng isa't isa. Masaya akong kasama kita ngayon. Pulalas nga ni Lydia. Ako rin naman, Lydia. Hindi ko ma-imagine ang buhay ko kung tuluyan kang nawala sa akin. Laking pagsisisi ko siguro. Ngayon pa nga lang eh, nangihinayang na ako sa mga nawalang araw natin. Hayaan mo na yun, Marco. Ang importante, nabiyayaan tayo ng pangalawang pagkakataon. May oras pa tayo. Marami pa tayong oras para bumuo ng marami pang alaala kasamang mga anak natin. Teka, speaking of mga anak, alam ba ng mga anak natin ang nangyari ngayon, Lydia? Hindi ko pa sinasabi eh. Tiyak mangungulit ang mga yon. Sabagay, sandali lamang silang natahimik. Maya-maya ay may tanong na naman si Marco. Hindi naman tayo naghiwalay, di ba? Tanong nga muli niya. Bakit mo naman tinatanong yan? Technically, hindi naman talaga, di ba? Gusto ko sanang maging fiancé mo ulit. Teritsahang bulalas na nga ni Marco. Paano kapag nalaman to ng mama mo at saka papa mo? Natatakot pa rin ako sa maaari nilang gawin. Buti kung tayong dalawa lang eh. Pero kung ano man ang gawin nila, siguradong madadami ang mga anak natin. E di mag-migrate tayo. Punta tayo sa ibang lugar. Lumipat tayo sa malayong lugar. Yung hindi nila tayo mahahanap. Ewan ko, natatakot pa rin talaga ako para sa mga anak natin. Hindi lahat ng tao nabibigyan ng pangalawang pagkakataon, Lydia. Pwede naman hindi na tayo magpakita, di ba? O kaya pwede namang hindi na bumalik yung alaala. Pero Lydia, nasa mga kamay na natin ang pangalawang pagkakataon. Bumalik ang alaala mo. Nagkita tayo muli. Bakit sa tingin mo nangyari yun? Kasi tayo ang nakatadhana. Kasi napagkalooban tayo ng pagkakataon na buuin ang pamilya natin. Tsaka na natin isipin kung anong gagawin nila. We'll figure something out. Ang importante ngayon ay tayo. Mahal na mahal pa rin kita, Lydia. Ang totoo niyan ay never stopped loving you. May puwang pa ba ako sa puso mo? May puwang pa ba ako sa buhay mo? Madamdamin at dire-diretsyong tanong nga ni Marco. Ikaw lang ang lalaking minahal ko, Marco. At hindi ko nakikita ang sarili ko na kasama ang ibang tao. Emotional pa nga rin na saad ni Lydia. Tumigil nga sa pagsasayaw si Marco at lumuhod ito. Sa tingin ko, wala na ang unang engagement ring natin. Kaya bumili na ako ng bago.
Lydia, will you marry me? Naiyak nga si Lydia. Oo naman. Ikaw lang naman ang nais kong pakasalan at makasama sa habang buhay ko eh. Tumayo nga si Marco at niyakap nga niya si Lydia. Nagpalakpaka naman ang mga iilang customers at staff ng lugar na yon. Naputol ang kanilang katuwaan nang mag-ring ang cellphone ni Marco. Dumating na pala ang mekaniko niya. Ando na daw ang mekaniko at sisimulan na raw nilang gawin ang kotse ko. Babayaran ko na ang bill at malayo-layo pang lalakarin natin pabalik sa pinag-iwanan natin ng kotse. Hintayin kita dito, makangiting sabi nga ni Lydia. Excited na akong umuwi at ibalita sa mga anak natin na ikakasal na tayo. Pahabol nga ni Marco. Nang maayos nga ang kotse, pinuntahan na nga nilang tauhan ni Marco. Sandali lamang sila doon at umuwi na nga rin sila kaagad. Masaya nilang ibinalita sa kanilang mga anak na magpapakasal na nga sila. Tay, nay, ang tagal niyo naman po! Reklamo nga ni Melinda nang tumating nga sa kondo si Marco at Lydia. Pasensya na anak. May nasikaso lang kasi si nanay at tatay pero may maganda kaming balita sa inyo. Talaga po? Ano po yun, tay? Sabay na tanong naman nila Jack at Alex. Itinaas nga ni Lydia ang kanyang daliri at ipinakita nga ang singsing na suot niya. Engagement ring ko, sambit nga ni Lydia. Ano pong ibig sabihin nun, nanay? Tanong naman ni Alex. Ibig sabihin nun ay magpapakasal na kami ng nanay niyo, paliwanag nga ni Marco. Yay! Sigaw nga ni Jack. Pati sila Melinda at Alex ay nakisigaw na nga rin. Nagpa-deliver nga sila ng pizza at nag-celebrate nga sa engagement nila. Naging malapit na talaga ang mga bata kay Marco kahit na sandali pa lamang silang magkakilala. Nahulog na nga ang loob nila sa ama. Napakabait naman kasi nito at ramdam na nga nila na mahal nga sila nito. Maging sila Marco at Lydia, maayos na nga rin. Akala nila ay magiging maayos na nga ang lahat, pero isang araw ay may dumating na babae na tila balak sirain kung ano man ang meron sila bilang isang pamilya. Bumukas nga ang pinto ng kondo at pumasok nga ang isang matangkad na babae. Ang bango nito, amoy na amoy nga ni Lydia ang mamahaling pabango nito mula sa sofa na kinaupuan niya. May hila-hila pa nga itong luggage at halatang galing nga ito sa ibang bansa. Nagtaka nga si Lydia dahil nakalock nga ang pinto pero may susi ang babae. Sino ho kayo at ano pong kailangan nyo? Tanong nga nito. Pagkatapos nga nun, aba, sino ka para tanungin kung sino ako? Sinong mga batang to? Ikaw, sino ka? Tanong nga ni Febby kay Lydia. Sino ka rin? Tanong ni Lydia kay Febby. Ako? Actually, hindi ko naman kailangan magpakilala sa katulong dito. Pero since magiging amo man na rin ako, eh magpapakilala na ako. I'm Febby. Ako lang naman ang fiancé ni Marco at malapit na kaming ikasal. Teka, pinayagan ka ba ng fiancé ko na magdala ng mga anak mo dito? Oras ng trabaho ah. Malditang sabi nga ni Febby. Galit na lumapit naman si Alex kay Febby at Lydia. Hindi ka tulong ang nanay namin at hindi niya amo si tatay. Sinong tatay ang sinasabi mong batang madungis? Initang tanong nga ni Febby. Si Tatay Marco po, tatay po namin siya, paliwanag nga ni Jack. What the? Anong pinagsasasabi niyo? Naihibang na ba kayo ha? Ikakasal na kami at wala siyang anak. Hindi siya papatol sa katulong, galit na sabi nga ni Febby. Hindi nga po katulong ang nanay namin, galit na saad naman ni Jack at lumapit nga siya kay Febby at sinipa nga ito sa paa. Muntik na ngang matumba si Febby, kaya't hinila niya sa tenga si Jack at piningot ito ng paulit-ulit. Hinila din niya ang ilang hibla ng buhok ng bata. Nabigla si Lydia at naitulak nga niya si Febby. Huwag na huwag mong sasaktan ang anak ko. Pumagsak nga ang dalaga sa sahig. Umaatungal naman sa iyak ang triplets.
Sa ganong eksena nga sila naabutan ni Marco. Kararating lamang ito ng kondo at nagulat nga siya na nagkakagulo na nga sila Febby at ang kanyang mag-iina. Ano nangyayari dito? Tanong nga ni Marco. Pasigaw nga at tinulungan nga niyang makatayo si Febby. Kausapin mo yung katulong mo at ang mga anak niya. Aba, nahihibang na ata at pinipilit na mga anak mo raw itong madutungi sa mga batang to. Bakit kasi tumanggap ka pa ng katulong tapos may mga sabit pa? Umirap pa nga si Febby. Hindi po kami madudungis at totoo pong tatay po namin siya. Galit na sabat nga ni Alex. Sinaktan niya si Jack. Pagsusumbong naman ni Lydia kay Marco. Huwag mong sasaktan ang mga bata, Febby. Mga bata yung mga yan. Pati sila pinapatulan mo? Nagalit na nga si Marco. Nakita mo ba? Sinipa ako ng batang yan. Saad pa nga ni Febby. Nagalit lamang siya. Sa pambabastos mo sa akin, mabait ang mga anak ko at maayos ang pagpapalaki ko sa kanila. Kaya nga pinagtatanggol nila ako eh. Sabat naman ni Lydia. Mga bata, dun muna kayo sa kwarto nyo. Mag-uusap lang kami. Utos nga ni Marco at agad namang nagtungo sa kanilang kwarto ang triplets. Febby, mga anak ko sila. Naalala mo ba yung ikakasal ko dati? At hindi dumating ang aking bride? Siya yun. Siya si Lydia. It's a long story, but it wasn't her fault na hindi siya nakarating. Naaksidente siya at nawalan ng memorya. Salaysay nga ni Marco. What? Kailan pa to nangyari, Marco? A few months ago. Saad nga ni Marco? A few months ago? At hindi mo malang sinabi sa akin? O may balak ka man lang bang sabihin talaga sa akin? Sumbat nga ni Febby. Sasabihin ko sa'yo. Hindi ko palang alam kung paano ko to sasabihin. But I was planning to tell you pag-uwi mo next month pero napaaga ang uwi mo. Teka, bakit nga pala napaaga kang nung uwi? Gusto ko na kasi nga sikasuhin ang ating kasal para mapaaga na. Bakit naman bigla kang nabandali na may kasal tayo? Mahirap na. Baka masulot ka pa eh. Malditang sabi nga ni Febby, sabay tingin nga kay Lydia. Febby, tama na. Oo nga pala. As your fiancé, I'm not comfortable na magkasama kayo sa isang bubong ng mga batang ito at ng nanay nila. Wala na akong magagawa sa past ninyo. Pero gusto ko lang i-clarify na akin ang future. Ako makakasama mo sa future mo. Come on, Febby. Gusto kong makasama ang mga anak ko. 5 taon nang nawala sa amin. I just want to be with the kids. Pagkontra nga ni Marco. Fine, pero hindi mo dapat kasama tong babaeng to. Sa umaga na tayo mag-usap, Febby. Pagod na ako. At isa pa. Pamilya ko sila. Pagdadahilan nga ni Marco. I can't believe this is happening. Padubog na umalis nga si Febby. Nang makaalis si Febby, kinumpronta na nga ni Lydia si Marco. May fiancé ka pala? Malamig na tanong nga ni Lydia. Nagpipigil nga na maiyak. Maniwala ka sa akin. Sasabihin ko naman dapat sa'yo eh. Hindi lang ako makakuha ng tamang diskarte. And besides, hindi naman talaga akong nag-decide noon. Paliwanag ni Marco. Tumulong nga ang luha ni Lydia sa kanyang pisngi. Talaga lang ah. Sana hindi mo na ako pinaasa pa. Ikakasal ka na pala eh. Eh bakit mo ako niyayang magpasal? Ano to? Gumaganti ka ba? Kasi nasaktan kita nang hindi ako dumating sa kasal natin? Masamang masama nga ang loob ni Lydia. Of course not. Hindi ganun. At hindi rin kita pinaasa. Hindi mo ako pinaasa? So ano? Ano pala yun ha? Asumera lang ako? Napailing si Marco. I don't want to sound rude pero hindi ko naman mahal si Febby. Hindi mo mahal? Pero pakakasalan mo? Ano yun? Look, nung hindi ka sumipot sa kasal natin, masyado akong malungkot. Napariwara ako. Wala akong ibang ginawa kundi ang uminom ng alak at club. I guess it was my way of coping. Isang gabi nalasing ako. Tapos pinuntahan ako ni Febby sa bahay. Walang nangyari sa amin. Pero naniniwala ang parents niya. And they forced me to marry her. Hindi naman ako makatutol dahil business partner nila mama ang magulang niya.
and they threatened me to pull out kung hindi kami magpapakasal. Matagal na kaming engaged. For some reason ay palaging hindi natutuloy ang kasal namin. Baka dahil ang rason, tayo naman talaga. At dahil babalik pa kayo. Salaysay nga ni Marco. Eh anong plano mo ngayon? Tanong naman ni Lydia. Hinawakan nga ni Marco ang kamay ni Lydia. Hindi ko pa nga alam eh. But I need you to trust me. Maniwala ka na mahal kita. Kayo ng mga anak natin. Magtitiwala ko sa iyo, Marco. At sana wag mong sayangin ang tiwala ko. Pangako. Sad nga ni Marco. Bigla namang lumabas ang triplets mula sa kwarto. Umiiyak nga silang tatlo. Oh, mga anak, bakit kayo umiiyak? Tanong nga ni Marco sabay yakap nga kay Alex. At Jack, habang si Melinda naman ay nakayakap nga kay Lydia. Tatay, narinig po namin na ikakasal po kayo dun sa masungit na babae. Paano na po kami, tatay? Tanong nga ni Jack. Iiwan mo na ba kami, tatay? Hindi ka na ba namin makikita ulit? Umiiyak naman na tanong ni Alex. Ang tagal po namin hinintay na magkaroon ng tatay ng isang pamilya tapos po mawawala rin po pala. Bakit po ganon, tay? Saad nga ni Melinda? Nang umiiyak nga na nagtanong nga sa kanilang ama. Mga anak, kumalma kayo. Ipapaliwanag ko sa inyo. Kahit sino pa man ang maging asawa ko, kahit saan ako mapunta o kahit anong mangyari sa akin, walang makakapagpabago na anak ko kayo. Hinding-hindi yan magbabago. Hindi ba't pangako ko sa inyo nang hinding-hindi na tayo maghihiwalay? At saka, hindi ko pakakasalan yung babaeng yun. Sigurado po ba yan, tay? Oo naman, mga anak. Siguradong sigurado at isa pa. Iisa lang naman ang laman ng puso ko eh. Yung nanay niyo, siya ang mahal ko. Talaga, tay? Oo naman. Yay! Sabay-sabay nga na sigaw ng mga bata at nagtalunan pa nga ang mga to. Tumingin nga si Marco kay Lydia at bumulong ito. I love you. Hinawakan naman ni Lydia ang kamay ni Marco at bumulong din ang I love you too. Kinabukasan ay agad nga na pumunta sa kondo ni Marco ang kanyang inatama. Nagsumbong nga pala si Febby dahil ang nangagarang pagsugod nga ng matandang mag-asawa. Asan si Marco? Pulalas nga ng matandang babae pagkapasok nga nito sa kondo. Nadatnan nga niyang nanonood ng TV si Lydia at ang triplets. Ano ang ginagawa niya dito? Tanong nga ni Lydia. Aba, at anong karapatan mong tanungin ako ng ganyan? Anak ko ang may-ari ng kondo na to. At ikaw dapat ang tinatanong ko kung anong ginagawa mo dito. At kasama mo pa talaga ang mga batang yan. Ang mga batang yan na tinutukoy niyo po ay apo niyo. May wala ho ba kayong nararamdaman na pagmamahal para sa mga sarili niyong apo? Wala. Konektado sila sa'yo kaya't wala kaming pagmamahal para sa kanila. Sino sila, nanay? Tanong nga ni Melinda. Lolo at lola niyo sila. Sila ang mga magulang ng tatay niyo. Diretsahang paliwanag nga ni Lydia. Nasaan ang anak ko? Pag-uulit ni Doña Rita. Buti na lamang at lumabas nga sa banyo si Marco mula sa pagligo. Mapa, what are you doing here? Tama ba yung tanong mo? Mga magulang mo kami? We have every right to be here. Anong ginagawa dito ng babaeng yan? At dala pa talaga mga bata. Mama, are you out of your mind? You have the audacity to ask me. Yung mga ganyang bagay na yan? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ninyo na sa mag-iin ako? Anong pinagsasabi mo, iho? Na brainwash ka na ata ng babaeng yan. No, ma. Alam ko ng lahat. Hindi ko kayo mapapatawad sa ginawa nyo kay Lydia at sa mga anak ko. Ano bang galit mo sa kanya at nakaya ninyong idamay pati ang mga anak ko? Mga apo mo sila, mama? Paano mong nagawa yun sa kanila? Iho, hindi siya nararapat sa'yo. Gagamitin ka lamang ng babaeng yan. Hindi siya nararapat sa akin? Dahil ba mahirap lang siya? Please, mama, stop this habang may natitira pa akong pagtinging respeto sa inyo. Iho, ikakasal ka na kay Febby. Hindi ko po mahal si Febby, mama. Pinilit niyo lang ako.
si Lydia talaga ang mahal ko. Siya ang ina ng mga anak ko. At tanging si Lydia lang ang pakakasalan ko. Napailing naman si Doña Rita. Alam mo ang kayang gawin ng Papa ni Febby kapag hindi mo tinuloy ang kasal ninyo. Mawawala ang lahat ng meron tayo. Wala ka na bang malasakit sa ating pamilya? Excuse me, Mama. Ako ba talaga ang dapat mong tanongin yan? Bakit mas importante pa sa inyo ang negosyo at pera kesa sa nag-iisa mong anak? Para sa iyo lahat ng meron tayo, anak. Hindi ko kailangan yan, Mama. Ang kailangan ko ay mga magulang na magmamahal at susuporta sa mga nagpapasaya sa akin. Umalis na kayo, Mama. Hindi kami alis hanggat hindi mo hinihiwalayan ang babaeng yan. Sad ba nga ni Don Antonio? I love and respect you, Mama and Papa, but I will call security kapag hindi pa kayo umalis ng kusa. Pagbabanta nga ni Marco. How could you do that to your own parents? Ipapatawag mong security sa mga magulang mo? Napakasamang impluensya naman talaga ng babaeng yan sa'yo. Masamang masama ang loob ng dalawang matanda sa pagbabanta nga ni Marco. Umalis na po kayo. Muling nakiusap nga si Marco. Galit na umalis nga ang Mama at Papa ni Marco. Napaupo na nga lamang sa sofa si Marco at hawak nga ang kanyang noon at tila ba sumasakit ang ulo sa ginagawa ng kanyang mga magulang. Marco, baka hindi talaga tayo para sa isa't isa. Baka hindi talaga tayo ang nakatadhana. Hindi kasi tayo tinitigilan ng mga problema eh. Ayan ka na naman, Lydia. Hindi tayo pwedeng mag-give up. Ipaglalaban natin ang pagmamahalan natin. After how many years na naghiwalay tayo, ipaglalaban natin ang ating mga anak. Mag-impake na kayo. Aalis na lang tayo. Saan naman tayo pupunta? Tanong nga ni Lydia. Hindi ko pa alam. Ang importante makaalis tayo. Ayusin mo mga gamit ng mga bata. Yung mga importante lang dalhin mo. Alam mo, yung kinainan natin nung minsang masiraan tayo ng sasakyan papuntang Cavite, aarkila tayo ng sasakyan na maghahatid sa inyo. Hindi ligtas kung isa sa mga drivers ang maghahatid sa inyo. Ipasusundo ko kayo dito ng alas dos ng hapon at dadalhin kayo sa kainan na yon sa Cavite. Doon na tayo magkita. Kailangan ko lamang makuha ang mga importanteng dokumento na maaari nating magamit sa ating paglayo. Kailangan ko rin malaking halaga para dito. Mahabang sabi nga ni Marco, mag-iingat ka, Marco. Niyakap nga ni Marco si Lydia at ang kanilang mga anak. Paalis na nga sana si Marco pero hinawakan nga siya sa kamay ni Lydia. Hihintayin ka namin, Marco. Wika nga ni Lydia. Kitang-kita ang takot sa mga mata nito. Huwag kang mag-alala. Hindi na tayo mapaghihiwalay kahit kailan, Lydia. Umalis na nga si Marco. Makalipas naman ang ilang oras ay dumating na nga ang inarkilang sasakyan ni Marco. Inihatid nga sila nito sa may Cavite. Hapon na nga nang makarating sila doon at halos padilim na nga. Naglalaro lamang ng habulan sila Jake at Alex habang katabi naman ni Lydia si Melinda at kumakain ng barbecue. Nanay, ang tagal naman po ni tatay. Wika nga ni Melinda, nangumunguya pa nga. Hinawakan nga ni Melinda ang kamay ng kanyang ina at hinaplos naman ng babae ang pisngi ng kanyang anak. May mga inasikaso lamang ang tatay mo, anak. Sagot nga ni Lydia. Nay, paano kung hindi dumating si tatay? Tanong nga ni Melinda. Hindi yan mangyayari, anak. Tarating ang tatay mo. Mahal na mahal niya tayo. Nakangiti nga na saad ni Lydia pero sa loob-loob niya ay sumagi din sa isip niya na maaaring hindi dumating si Marco. Gabi na nga nang dumating si Marco, pagbaba nga niya ng kotse ay agad patakbong sumalubong nga ang triplets. Tay, tay! Buti dumating ka na po. Akala po namin na hindi na po kayo darating eh. Masayang sabi nga ni Alex. Pwede ba namang hindi ako dumating? Nangako ko sa inyo, diba? Hindi ko sisirain ang pangakong yun. Lumapit naman si Lydia sa mag-ama. Salamat at dumating ka, Marco. Pinakaba mo kami. Gabi na eh. Natatawang sabi nga ni Lydia. Na-traffic lang ako. Ikaw naman, na-miss mo ko agad? Pilyong saad pa nga ni Marco. Nagtatawanan ng pamilya nang biglang may dumating na dalawang kotse na magagara. Bumaba nga sa unang sasakyan
ang mama at papa ni Marco, habang sa ikalawang sasakyan naman ay si Febby at ang ama nito. Mama, papa, ano ibig sabihin nito? Kabadong tanong nga ni Marco. Akala mo siguro, ganun na lang kami kadaling matakasan no at lokohin? Galit na, sabi nga ni Don Larry. Walang iba kundi ang ama ni Febby, ang fiancé daw ni Marco. Anong kalokohan to, Marco? Imbes na makinig ka sa amin, tatakasan mo pa kami? Galit na sabi nga ni Doña Rita. Hindi ko na kayo kilala, mama, papa. Kinain na kayo ng pagkahumaling niyo sa pera at kapangyarihan. Pumaling naman si Marco kay Don Larry. Patawarin niyo ho ako, Don Larry. Hindi ko humahalang anak niyo. At talaga hong walang nangyari sa amin. Pinilit niyo lang kaming magpakasal. Febby, sabihin mo sa papa mo na wala naman talagang nangyari sa atin. Hindi ba? Kung pipilitin nila akong pakasalan ka, mabubuhay lamang tayo sa kasinungalingan. Hindi tayo magiging masaya. Gusto mo ba yon? May darating din mapara sa'yo, Febby. Yung lalaking mamahalin ka ng totoo. At mamahalin ka rin. You deserve that kind of love, Febby. Pakiusap nga ni Marco kay Febby. It's not worth it, Papa. Pabayaan na natin sila. Kadiri ang taste ng lalaking yan na nagkagusto sa mas mahirap pa sa dagang babaeng yan. Ayoko maging stepmother sa mga batang yan. Let's just go, Papa. Sabi nga ni Febby na umiirap pa. Hindi ako makakapayag na dungisan mo ang pangalan namin. Panagutan mo ang anak ko. At lalong hindi ako papayag na lolokohin mo kami ng ganito. Pasigaw nga na sabi ni Don Larry. Saad naman ni Marco? Patawarin ninyo ako, pero aalis ako kasamang mag-ina ko. Wala akong makakapigil sa akin. Kinuha nga ni Marco ang mga anak at tumalikod para sumakay sa kanyang kotse. Hindi niya nakita na naglabas nga ng baril ang papa ni Febby. Pinaputukan nga ng matanda pero ihinarang nga ni Lydia ang kanyang sarili at siya nga ang napuruhan. Bumagsak sa semento si Lydia. Duguan nga siya at may tama nga sa dibdib. Oh my gosh, papa! Bakit mo ginawa yan? Pasigaw na sabi nga ni Febby. Hindi ko sinasadya. Halika na. Tumakas nga ang ama ni Febby. Hila-hila nito si Febby na iyak nang iyak. Lydia, narinig mo ba ako? Naiiyak na nga na saad ni Marco at nagiyakan na nga rin ng mga triplets. Mama, dalhin natin sa ospital si Lydia. Pakiusap nga ni Marco. Pinagtulungan nga nilang isakay sa kotse si Lydia at dinala nga sa ospital. Pagdating naman sa ospital ay agad dinala sa operating room si Lydia para matanggal nga ang balis sa kanya. Sa labas ng operating room, walang tigil ang iyak ng mga bata. Maging si Marco, iyak din ang iyak. Nilapitan nga ni Don Antonio ang mga bata. Huwag na kayong umiyak. Magiging maayos din ang lahat. Magagaling ang mga doktor dito. Baka gusto niyo munang kumain. May cafeteria dito. Mayroon silang hotdog sa Thai ice cream. Tumigil nga sa pag-iyak ang mga bata at nagtinginan sila. Hindi po ba galit kayo kay nanay at galit din po kayo sa amin? Tanong nga ni Alex. Kahit ang mga matatanda, nagkakamali rin. Mapapatawad niyo pa ba ang lolo? Tanong nga ng matanda. Opo, sabay-sabay nga nasagot ng triplets. Salamat naman kung ganun. So paano, mag-ice cream ba tayo? Opo, sabay-sabay muli nilang sagot at masaya nga silang pumunta sa cafeteria. Naiwan namang magkatabi sina Marco at Doña Rita. Parang bigla akong natauhan. I can't believe I went this far. Sana napatawad mo na ako. I know hindi mo ako mapapatawad agad pero someday sana mapatawad mo ko. Sana mapatawad niyo ako ni Lydia. Aminado akong nahusgahan ko siya dahil mahirap lamang siya. Naging masama ako sa kanila ang mag-iina. Natakot kasi ako na baka gamitin ka lamang niya o saktan. Pero nang makita ko na iniharang niya ang sarili niya para lang protektahan ka, doon ako bumilib sa kanya. Doon ko nalaman na mahal ka talaga niya. Aba, mahal ko ang papa mo pero hindi ko alam kung kaya kong iharang ang sarili ko sa ama mo. Kung may gagawa man sa kanya ng ganoon, emosyonal nga na sabi ng ina niya. Napangiti na nga lamang si Marco sa huling sinabi ng kanyang mama. Sana hindi pa huli ang lahat. Sana mapatawad niyo pa ako. Muling sabi nga ni Doña Rita.
Mama kita. Siyempre mapapatawad kita, pero siguro not this time. Sad nga ni Marco. Salamat anak. Simula ngayon buo ng support ako sa inyo ni Lydia. Pati na rin sa kambal, sa mga apo ko. E paano mga negosyo niya ni Papa? Paano yung mga negosyo niya ni Febby? Malamang mag-pull out sila sa shares pero ayos lang. May naipon naman kami ni Papa mo. May mga ari-arian din naman tayo. We'll get by there. Naputol nga ang kanilang pag-uusap nang lumabas na nga ang doktor na nag-opera nga kay Lydia. Agad na tumayo naman si Marco at ang kanyang mama. Dok, kamusta po ang aking fiancé? Ligtas na siya. Mabuti na lamang at hindi sa puso niya tumama. Kailangan lamang niyang manatili sa recovery room at bukas na bukas din, ililipat namin siya sa regular room. Kinabukasan nga inilipat nga sa private room si Lydia. Nagising siya sa boses ng mga anak niya na tumatawa at tumitili nga na tila ba nakikipaglaro. Pagdilat nga niya, nakita niyang nakikipaghabulan nga kay Don Antonio, sila Alex at Chuck. Tili ng tili ang mga to. Si Melinda naman ay pinapakain nga ni Doña Rita habang nanonood nga sila ng cartoons. Ano nangyayari? Nananaginip ba ako? O nasa langit na ba ako? Sabi nga ni Lydia sa mahinang boses. Natawa na nga lamang si Marco. Agad namang lumapit sa kanya si Marco. Aba mahal, kising ka na pala. Pinindot nga niya ang pulang button para tawagin nga ang nurse. Agad naman itong tumating. Nurse, gising na siya. Pakicheck naman po siya please. Nakangiting saad nga ni Marco. Matapos suriin ay nagpaalam na nga ang nurse. Okay naman po siya sir. Ipapaalam ko rin po kay Doc na gising na siya. Sige miss. Salamat ah. Saad nga nito. Ano nangyayari dito? Ha? Saan? Kalaro ng papa mo sila Jack at Alex habang pinapakain ng mama mo si Melinda? Ano nangyayari? Tanong nga muli ni Lydia. Nang iharang mong sarili mo, nang parilin ako ni Don Larry, nakita ng mama at papa ko kung gaano mo ko kamahal. Sabi nga ng mama ko, ay baka hindi niya iharang ang sarili niya kung may babaril man kay papa. Pagkukwento pa nga ni Marco at natawa. Puro kalokohan. Natatawang saad na nga lamang din ni Lydia. Lumapit naman si Doña Rita kay Lydia. Maiintindihan ko kung hindi mo pa ako mapapatawad. Napakalaki ng kasalanan ko sa inyo at sa aking mga apo, Lydia. Gusto kong malaman mo na pinagsisisihan ko na ang lahat ng aking nagawa. Inaamin kong nagkamali ako. Salamat din sa pagmamahal sa aking anak. Salamat na tanda mong itaya ang sarili mong buhay para lamang iligtas ang aking anak. Patalikod nga ang matanda nang sumagot nga si Lydia. Hindi ko ho iniligtas ang anak nyo. Nadapa lang po ako kaya ako tinamaan ng bala. Napalingon si Doña Rita. Ano? Joke lang po, masyado kasi kayong seryoso eh. Ang totoo po niyan, ikaya ko naman talagang saluhin ng bala kahit paulit-ulit pa. Ganun ko ho kamahal ang anak nyo. Mapapatawad ko ho kayo sa isang kondisyon. Ano yun iha? Sabihin mo lang. Handa akong gawin yan. Kailangan nyo pong dumalo sa kasal namin. Alam ko kung magiging masaya si Marco kung dadalo kayo sa kasal namin. Pati na rin po ang triplets. Alam ko na magiging masaya sila. Napaluha naman ang matanda. Salamat Lydia. Napakabuti ng puso mo. Mapalad ang anak ko at siya ang magiging asawa mo. Saad pa nga nito? Natuloy na nga ang kasal nila sa wakas. Gaya ng napagkasunduan, dumalo nga ang mga magulang ni Marco. Dahil wala na nga siyang ama na maghahatid sa altar, ay si Alex na kanyang panganay na nga lamang ang naghatid kay Lydia. Si Jack at Melinda naman ay kasama nga ni Marco na hinihintay nga siya sa altar. Ring bearer at saka flower girl. Napakasaya ni Marco at Lydia ng araw na yun. Hindi man natuloy ang kasal nila 5 taon na nga ang nakakaraan, ay naikasal pa rin naman sila ngayon. Matapos nga ang kasal, bumalik na nga sila sa kondo ni Marco.
Ang mga magulang naman ni Marco ay tumulong sa pag-aasikaso at pag-aaral ng triplets. Tunay nga na kahit anong pigil ay mananaig pa rin ang tunay na pagmamahal at kabutihan. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Lydia at Marco. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. MJ Vlog, John, Francis, Presbyteros Rose, Nesbet Anaban, Jenjen, Jenny Mayne Esteban, Arnaldo Vihar, Merlilin, Gloria Escobar, Susan Upaga, Amelia Nicolas, Didi, John, Josefa Doke, Rosemary Palaganas, Rose Mirando, Julie Caliboso, Emily Borac, Augustus Rafanan, Ding Rafanan, Nesbet Hanaban, Fenavares, Kidim Tes, Chari, Janice Marukin, Helen Murillo, Pat Paneza, Elvi Candontol, Enday Samante, Riv Romero, Imelda Forteza, Adelaida, Teresita Schmid, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming maraming salamat po at muli. Ito ang Cat Amazing Stories. Thanks for listening at God bless po sa ating lahat.